podcast itong kabarkada, Spirit FM. Buddy, the best buddy. The best buddy. The best buddy. Mga mahinungdanon nga pagpasabot kalabot sa Katolikong simbahan, mga buluhaton og ang mga nagpaluyo sa mga hinungdan sa tradisyon og sa mga bag-ong katikaran, sayron ta ang mga tamdanan sa atong pagtuo. Kini ang Giya sa Pagtuo sa 89.9 Spirit FM. Get to know stories of conversion and faith. Makinig sa Giya sa Pagtuo with your host, Brother Al Barretto. Thursdays, only here at 89.9 Spirit FM. Brought to you by Car Asia Incorporated, exclusive distributor of Mitsubishi Motors. Serving you for 37 years. Here now is Brother Al Barretto. Good evening, sisters and brothers. Tayo po ngayon ay nasa lesson number 11 na ng Verbum Dei. Nais ko lang na sariwain natin ang ilang mahalagang paksang tinalakay natin sa aklat ng Exodo para maging orderly ang daloy ng istorya natin patungo sa aklat ng Levitico. Una, tinikap natin ang 10 salot kung saan ang bawat salot ay tumutugon sa bawat Diyos-Diyos ang sinasamba nila sa Ehipto. Dahil ang pagpapalaya sa mga Israelita sa kanilang pagkaalipin ay hindi lamang dahil sa physical na kadahilanan, kundi pati na rin ang pagkaalipin nila sa Diyos-Diyosan. Kaya, kailangan silang palayain sa kanilang kinalalagyan sa Ehipto bilang mga alipin na walang tigil sa kanilang pagtatrabaho pati na sa araw ng pamamahinga. Isa ring paglabag ito sa ikatlong utos na nagsasabing, anim na araw kayong magtatrabaho, ngunit sa ikapitong araw, kayo'y magpapahinga. Maging ito may panahon ng pagbubungkal ng lupa o ng pag-aani. Close quote. Dahil kahit ang Diyos sa kanyang paglalang sa buong universo ay nagpahinga rin sa ikapitong araw. Ang 10 utos ay mababasa natin sa Exodo 20, talata 3-17. Subalit ang naidetalye lamang natin ay ang first 3 commandments. Dito rin kasi madalas nagkakaroon ng kalituhan sa kamalayan ng ilang kasapi natin sa simbahan. Ito rin siguro ang isa sa mga dahilan ng pagkalas ng ibang kapatid natin sa simbahan. Sana maging kapakipakinabang ang tatalakayin natin ngayon para mas maging maliwanag sa mga kapatid nating lumipat sa ibang pananampalataya. Ang isyu kasi ng idolatry na ipinupukol ng mga kapatid nating hindi Katoliko ay malayo sa katotohanan. Kadalasan kasi nangyayari ito sa mga kung tawagin natin ay mga nominal Catholics o just simply sacramentalized na hindi nagkaroon ng pagkakataon na magsuri o magtanong sa mga leader ng simbahan. Kung ikaw ay may kakulangan sa kaalaman ng mga doktrina o hindi nagbabasa ng Biblia at lapit na ka ng isang matiyagang hindi Katoliko sa panahon na may pinagdadaan ng krisis, posibleng madadala ka. Simple lang naman ang sasabihin nito eh. Kasi marami kayong Diyos-Diyosan eh. Tignan mo ang simbahan nyo. Hindi pa napakaraming ribulto. Hanggat naririyan yan, hindi ka titigilan ng mga kamalasan mo sa buhay. At sabay babasahan ka lang ng ilang talata sa Biblia, kasama na ang unang utos hanggang sa ikatlo.
maaaring maniwala ka kaagad. Ang problema, nasa loob ka na ng simbahang itinayo ni Kristo. Eh, lumabas ka pa. Ang daming mga pastor sa Amerika na nagiging Katoliko matapos suriin ng husto ang tamang interpretasyon ng Biblia. Subukan po ninyong hanapin sa YouTube sina Dr. Scott Hahn, Dr. John Bergsma, at yung nakabisita na rito sa Davao na si Steve Ray. Ilan lamang sila sa libu-libong natagpuan ang simbahang itinayo ni Kristo sa ibabaw ng bato. Ito ay nasa San Mateo 16:18. Pero bago po tayo magpatuloy, katulad ng dati, pakilagay lang ang ating malayang panahon, diwa at damdamin sa presensya ng ating minamahal na Panginoon para sa ating obligatory prayer, o sa Latin pa, Oratio Imperata, isang mahalagang dasal na ipinatutupad ng ating simbahan bilang bahagi ng liturhiya sa panahon ng matinding pangangailangan o kalamidad. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay mabigyan ng husay at wastong malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa nang makamtan nila ang mabuting kalusugan. Pag-ingatan mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Samantala, pagkalooban mo ng kapayapaang walang hanggan sa mga pumanaw na. Pagkalooban mo po kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin at kisingin mo ang aming diwa ng pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo rin kami na sana iyong wakasan na ang paglaganap ng mikrobyong nakapipinsala at ipag-adya mo kami sa lahat ng mga takot at kawalan ng pag-asa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo na nabubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ilayo mo kami sa lahat ng kasamaan, malwalhati at pinagpalang birhen. Amen. Mahal na Birhen na nagpapagaling sa mga may sakit, ipanalangin mo po kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo po kami. San Roque, ipanalangin mo po kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo po kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo po kami. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Well, narito ang ating theme song na pinamagatang One Voice. Ito po ay mula kay Ginoong Barry Manilong. Just one voice singing in the darkness. All it takes is one voice singing so they hear what's on your mind. And when you look around, you'll find there's more than one voice singing in the darkness, joining with your one voice. Each and every note and other octave hands are joined. On its own, we need just one voice
facing the unknown, and then that one voice would never be alone. It takes that one voice. It takes that one voice, just one voice, singing in the darkness. All it takes is one voice. Shout it out and let it ring. Kung ang unang utos ay mababasa mo sa Exodo 20, talata 3 na nagsasabing, huwag kang gagawa ng imahen ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa o nasa tubig upang sambahin. Abay, pagkalipas lang ng 5 kabanata sa Exodo kabanata 25, talata 17, inatasang kaagad ni Yahweh si Moises na gumawa ng luklukan ng awa na yari sa purong ginto. Ito po yung Ark of the Covenant na ang katumbas nito sa ating ngayon ay ang Blessed Sacrament na nasa tabernakulo, kung saan dito nilalagay ang mga consecrated hosts na itinuturing nating tunay na body and blood, soul and divinity of our Lord Jesus Christ. Alam nyo ba na angkop na angkop ang paksa natin ngayon sa pinagdadaanan nating krisis sa pandemya? Bakit kamo? Eh dahil nga sa dami ng mga modernong tao ngayon na lingit sa kamalayan nila ay nasusubsob sa kasalanan ng idolatry na mariing pinagbabawa ng Diyos. Kung noon ay guyang ginto, ngayon ay ang sarili. Today we are no longer bowing down to idols and images. Instead, we worship the altar of the God of Self, or ang kalabisan sa pagiging makasarili. Ito po yung pride na naging unang kasalanan ng sanlibutan at pinagmumulan ng iba't ibang anyo ng idolatry. First, we worship the altar of materialism, which feed our needs to build our egos through the acquisition of more stuff. Huwag sana kayong magagalit kasi guilty rin naman ako rito eh. Kaya madalas din akong nagkukumpisal. Our homes are filled with all types of possessions. We build bigger and bigger houses with more closets and storage spaces in order to keep all the things we buy, much of which we haven't even used yet. Mga cell phones na pabago-bago, mga gadgets ng mga bata at sa mga hindi na bata, kung ano-ano mga bagay na maaaring umalipin sa atin, katulad ng pag-alipin sa mga Israelita. Karamihan pa naman sa mga bagay nito ay may planned obsolescence, yung tipong mawawala sa uso pagdating ng maiksing panahon. Ito ay magiging obsolete na, katulad ng mga bell-bottoms na pantalon o mga shirt jack.
Wala na sa uso yun. Kasi nga, naging materyoso ka. Kumbaga. Well, narito ang isang awit na tumutugon sa ating paksa na pinauso ni Madonna na may pamagat na Material Girl. Tayo po ngayon ay nasa ikalawang bahagi na ng ating paksang may kinalaman sa mga makabagong Diyos-Diyosan, lesson number 11 ng Verbum Dei. God doesn't just want to rain on our buying sprees. He knows we will never be happy indulging on our materialistic desires because it is Satan's trap to keep our focus on ourselves and not on Him. Millions of men and increasingly, more women spend 60 to 80 hours a week working, lalo na mga nagdo-double jobs
na OFWs. Even on weekends and during vacations, their laptops are humming and minds are spinning with thoughts of how to make more money, or how to get that promotion, or how to close the next deal. In the meantime, our children are starving for attention and love. We fool ourselves into thinking we are doing it for them, to give them a better life. But the truth is, we are doing it for ourselves, to increase our self-esteem by appearing more successful in the eyes of the world. This is folly. All our labors and accomplishments will be of no use to us after we die, nor will the admiration of the world, because these things have no eternal value. Ito ang payo ni Haring Solomon, and I quote, "Lahat ng pinagpagura ng tao ay pinamuhunan niya ng karunungan, kaalaman, at kakayahan. Ngunit pagdating ng araw, ay iba ang magpapakasasa sa mga pinagpagura niya." Ito'y walang kabuluhan. At ito'y hindi tama. Nagpapakapagod at nagpapakahirap ng husto sa mundong ito ang isang tao. Ngunit, para saan ba ang pagpapagod na ito? Ano mang gawin ng tao ay nagdudulot sa kanya ng balisa at problema? May mga gabi pang hindi siya makatulog sa kaiisip. Ito man ay walang kabuluhan. Close quote. Mababasa natin ito sa mga ngaral, Kabanata 2, mula sa 21 hanggang 23. Meron ring mga tao na mas binibigyan ng prioridad ang kapangyarihan ng agham o siyensya, katulad ng mga kaanib ng Scientology. We cling to the illusion that we are lords of our world and build our self-esteem to God-like proportions. We reject God's word and His description of how He created the heavens and the earth. And we accept the nonsense of atheistic evolution and naturalism, embracing the goddess of environmentalism, and fool ourselves into thinking we can preserve the earth indefinitely, when God has declared that this current age will have an end. Katulad ng nakasaad sa 2 Pedro, Kabanata 3, Talata 10 hanggang 13, and I quote, "Ngunit ang araw ng Panginoon ay darating tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na iyon, ang kalangitan ay biglang mawawala, kasabay ng isang malakas na ugong. Matutupok ang araw, buwan, at mga bituin, ang mundo at ang lahat ng mga bagay na naririto ay mawawala. At dahil ganito ang magiging wakas ng lahat ng bagay, mamuhay kayo ng may kabanalan at sikaping maging makadiyos habang hinihintay ninyo ang araw ng Diyos. Magsikap kayong mabuti upang dumating agad ang araw na kalangitan ay matutupok at ang mga bagay na naroroon ay matutunaw sa matinding init. Subalit ayon sa pangako ng Diyos, naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa na pagkaharian ng katuwiran." Close quote. Tulad ng sinasabi ng talatang ito, ang ating pagtuon ay hindi sapat sa pagsamba sa kapaligiran kundi sa pamumuhay ng banal. Habang naghihintay tayo ng may kasabikan sa pagbabalik ng ating Panginoon at tagapagligtas, Siya lamang ang nararapat na mangibabaw sa lahat ng ating pagsasamba. Finally, and perhaps most destructively, we worship at the altar of self-aggrandizement or the fulfillment of the self to the exclusion of all others and their needs and desires. This manifests itself in self-indulgence through alcohol, drugs, and food. Those in affluent countries have unlimited access to these. In fact, prescription drug use is at an all-time high, even among children. Obesity rates in the world have skyrocketed,
and childhood diabetes brought about by an undisciplined overeating is epidemic itself. The self-control we so desperately need is spurned in our insatiable desire to eat, drink, and medicate more and more. We resist any effort to get us to curb our appetites, and we are determined to make ourselves the god of our lives. This has its origin in the Garden of Eden, where Satan tempted Eve to eat of the tree with the words, "You will be like God," Genesis 3:5. This has been man's desire ever since, to be like God. And as we have seen, the worship of self is the basis of all modern idolatry. Ang lahat ng pagsamba sa sarili o yung tipong, sorry ha, sobrang belief sa sarili, ay may tatlong pangunahing pagnanasa na babasa natin sa unang sulat ni San Juan, Kabanata 2, Talata 16, and I quote, "Sapagkat ang lahat ng nasa mundo, ang pagnanasa ng lamang at ang pagnanasa ng mga mata at ang pagmamataas sa buhay ay hindi mula sa Ama, bagkus ito ay galing sa makamundong pagnanasa," close quote. If we are to escape modern idolatry, we have to admit that it is rampant and reject it in all its forms. It is not from God, but from Satan. And in it, we will never find fulfillment. This is the great lie, and the same one Satan has been telling since he first lied to Adam and Eve. Sadly, we are still falling for it. Even more sadly, many church groups are propagating it by preaching health, wealth, and prosperity gospel built on the idol of self-esteem. But we will never find happiness for focusing on ourselves. Our hearts and minds must be centered on God before giving our attention on other desires. This is why when asked what is the greatest commandment, Jesus replied, "Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind," close quote. Matthew 22:37. When we follow the first and the second commandments as taught by Jesus, there will be no room in our hearts for idolatry. Narito na rin lamang tayo sa usaping Diyos-Diyosan. Balangkasin na rin natin ang iba pang makabagong idols na pakiwari ko ay pinagmulan ng pandemya. Idolatry has traditionally been associated with the worship of physical idols, gods and goddesses in the form of statues made by human hands. Still today, many around the world bow down before various idols. However, there are other forms of idolatry that are also addressed in the Bible. And what are these modern forms of idolatry? Colossians 3 is the key chapter that speaks of this issue. Verse 5 notes, and I quote, "Put to death, therefore, what is earthly in you: sexual immorality, impurity, passion, evil desire, and covetousness, which are idolatry," close quote. Contrasting the former lives of his readers with their new life in Christ, Paul lists various sins that serve as other gods in place of Jesus Christ. He adds in verses 7 to 8, "In these you too once walked when you were living in them, but now you must put them all away: anger, wrath, malice, slander, and obscene talk from your mouth," close quote. Ang lista ni San Pablo na tumutukoy sa 10 mga anyo ng idolatria ay ilan lamang sa napakaraming posibleng bagong anyo ng Diyos-Diyosan. Ang dapat na isaisip natin ay ang lahat ng bagay, o tawagin natin mga bagong anyo na maaaring paglaanan natin ng panahon o importansya,
na higit pa sa iyong panahon sa Diyos na may lalang sa atin. Huwag po natin kalimutan ang paalala ni San Agustin. Our hearts are made for you, O Lord, and we are restless until it rests in you. Narito po ang isang awit na mula kay Miss Audrey Asad na may pamagat na Restless. Salvation, without you I am hopeless.
Tayo po ngayon ay nasa ikatlong bahagi na ng ating paksang may kinalaman sa mga makabagong Diyos-Diyosan, lesson number 11 ng Verbum Dei. Ako pa rin ang inyong kapatid, si Kuya Al Barretto po lamang na sumasa inyo sa Himpapawid tuwing Webes ng gabi mula alas 7 hanggang alas 8. Kay Spirit, kabarkada at kasama niyong nag-aaral ng mga salita ng Diyos. Dito lamang sa DXGN 89.9 Spirit FM. Paano nating maiwasan ang mga makabagong anyo ng Diyos-Diyosan? Matatagpuan natin ang mga payo ni San Pablo sa sulat niya sa mga taga-Kolosas, Kabanata 3, Talata 12 hanggang 17. And I quote, "Kaya nga, dahil kayo ay hinirang ng Diyos, minamahal niya at pinili para sa Kanya. Dapat kayong maging mahabagin, mabait, mapagpakumbaba, mahinahon, at mapagmatiisin." Dagdag pa niya, "Mapagpasensya sa isa't isa. Kung may hinanakit kayo kanino man, magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. At higit sa lahat, taglay ninyo ang pagmamahalan na siyang nagbubuklod sa lahat para sa ganap na pagkakaisa. Pagharian ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo, sapagkat iyan ang dahilan kung bakit kayo tinawag sa iisang katawan. Ang salita ni Kristo ay hayaan ninyong lubusang manatili sa inyong puso. Turuan ninyo at paalalahanan ang isa't isa ng may buong karunungan. Buong puso kayong umawit ng mga salmo, mga himno at mga awiting espiritual nang may pagpapasalamat sa Diyos. At anuman ang inyong gagawin o sasabihin, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus at sa pamamagitan niya ay magpasalamat kayo sa Diyos Ama." Close quote. When everything a person does is for Jesus, then idolatry is no longer a controlling factor in a believer's life. Paul wrote to Christians who lived in a society in which both literal idolatry and other forms of idolatry were common. Regardless of the form of idolatry, the answer is to turn away from idolatry and to live as God's children, doing everything for the glory of God. This same principle is spoken of throughout Scripture. The Great Shema of Israel. Ang Shema ay isang dasal na Hebreo na nag-uumpisa sa "Hear, O Israel." At ito rin ang unang dalawang salita ng isang seksyon ng Torah. At ang pamagat nga ay "The Shema." Panalangin na nagsisilbing sentro sa kanilang isipan sa umaga at gabi sa kanilang pagdarasal. Ito rin ang ginamit ni Kristo Jesus sa San Mateo, Kabanata 22, Talata 37 ng Bagong Tipan. Well, alam ko na ang iniisip ninyo. Madaling sabihin, subalit mahirap gawin. Oo naman, kaya nga we are always being reminded by Jesus to take up our crosses daily and follow Him. Dagdag pa niya sa San Mateo 11, 28 hanggang 30 ay na quote, "Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin. At kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok." Ito yung yoke o yogo. "At matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang kalooban. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaang pasanin." Close quote. Sa kabila ng lahat, may assurance naman na makaplagan natin kung may pananampalataya tayo sa kanyang mga salita. Bisaya yun, ha? Nagbigay uli ng katiyakan si Kristo nang sabihin niyang, "Ang imposible sa tao ay posible sa Diyos." San Mateo 19:26. Dumako po tayo ngayon sa solusyon.
Karaniwang ginagawa ng mga relihiyosong Hiswita at ng iba't ibang mga relihiyoso ang tinatawag na the examination of conscience. So let's do a serious examination of ourselves to see if we are guilty of some of these modern forms of idolatry. Para sa ganoon, masalamin natin ang sarili natin. Hindi po ito madaling gawin, lalo na kung alanganin kang harapin ang katotohanan. Tao lang naman kasi tayo. Kaya ipagdasal natin ang mataimtim, ng paghingi ng tulong sa banal na Espiritu at ang mabisang pamamagitan ni Santa Maria'ng Ina natin. Without any particular order, here are some of the modern idolatries. Una, the idol of vanity, pagmamarangya o pagiging pasikatero, mahilig magpasiglap sa kapwa. Do I spend too much time watching myself in the mirror or maybe to inflate my own image just to be physically attractive? Pangalawa, sa mga damit, mga cosmetics and jewelries, mahalaga ba sa iyo na laging pangmodelo ang kasuotan mo at sa dami ng gintong alahas na nakasabit sa iyong katawan, halos mapapagkamalang kang may hepatitis dahil sa yelong-yelo na ang buong katawan mo? Magandang ehemplo ang ipinamalas sa atin ng mahal na Santo Papang Francisco nang siya ay bumisita sa ating bansa. Ayaw niyang may bumibitbit sa kanyang bag at mukhang ordinaryo lamang ang kanyang relo. Kahit sa malayo, makikita mo eh. The Pope reminds us of the scandal of flaunting your wealth in the midst of the poor who could hardly make both ends meet. Pangatlo, ang mga bisyo. Halos wala nang makain ng pamilya mo. Nakuha mo pang magbisyo. Sorry po, pero yung mga taong laging pumipila sa loto ay isang uri ng idolatry. Sorry uli ha. Dahil nilalagay mo sa sugal ang pera kesa magsumikap ka para lumago ang kabuhayan mo. Pang-apat, mga teleserye sa Netflix. Ito, biktima tayong lahat dito eh. Pati siguro ako. May tuturing mong makabagong anyo ng Diyos-Diyosan. Dahil halos igugol mo ang panahon mo rito sa kapupuyat. More than 200 years ago, St. Elizabeth Ann Seton had a vision of a black box that would be introduced to entertain families and will end up destroying and disordering priorities. Could this so-called black box be the television we have today? Individuals and families can spend sana more time for dialogue and bonding rather na magbabad sa harap ng modernong altar na tinatawag nating TV. Isa pa, pati ang oras ng dapat i-google sa Panginoon ay nasa sakripisyo mo pa. Ikalima, ang walang umpay na kain o gluttony. Eating a lot and eating unhealthy foods. Si San Pablo ay mayroong sinasabi dito para sa atin. At ang sabi niya, it is a worship of God of the stomach. Conclusion. Let us make an honest and sincere examination of conscience. Look into our daily lives to see if any of these idols have been enthroned in the altar of our hearts. Kung meron man, hindi pa naman huli. Subalit hanggat maaari, huwag po natin ipagpaliban, lalo na ganitong panahon na may pinagdadaanan tayong pandemya. Narito po ang isang awit na sumasalamin sa ating katatagan sa gitna ng mga pagsubok. Ang title ay Never Ever Give Up. I will take a chance to be who I'm meant to be. I won't let fear keep me from trying. It's time for me to make a change, to start living the life I want.
I'm gonna reach for the sky, way up high. I'm never giving up. It's up to me to see who I can be, make dreams reality. I'm never giving up. Others expect of me. I want to be proud of who I'm becoming. It's time for me to make a change, to start living the life I want. I'm gonna reach for the sky. Tayo po ngayon ay nasa ikaapat at huling bahagi na ng ating lesson number 11 ng Verbum Dei. At sa bahaging ito, tutuloy na po tayo sa ikatlong aklat ng Lumang Tipan, ang Levitico. Ang aklat ng Levitico ay madalas iwasan ng karaniwang mambabasa ng Biblia. Dahil siguro sa kakulangan ng drama. Kung story lamang ang hahanapin mo, wala na pong kasing ganda at exciting para sa isang mambabasa ang Genesis at Exodus. Kahit mga akpo ko eh, may alam sila sa kasaysayan ng paglalang ng Diyos sa sanlibutan. Samantalang pagsapit sa Levitico, karamihan nagiging compliance reading na lang, kahit mahirap maintindihan. Kahit naman ako eh, ganoon rin ang nangyari sa akin. Kung di pa dahil sa programa nating Giya sa Pagtoo, hindi ko sanang natuklasan ang kahalagahan ng aklat. Well,
Ang aklat ng Levitico ay labis sa kahalagahan para sa mga Israelita. Una, halos 90% ang Panginoong Yahweh mismo ang direktang nagsasalita. Dito rin sa aklat na ito, ipinag-utos ng Diyos ang 247 mga batas na bumubuo sa 613 na tinatawag nating the Mosaic Law. Dito rin sa aklat na ito natin maintindihan ang kahalagahan ng pagiging banal. Kung di ako nagkakamali, ang salitang banal o pabanalin o pagpapakabanal ay mahigit na 150 times na inulit sa aklat na ito. Mahalaga rin ang aklat na ito para sa ating kamalayan ngayon, para maintindihan natin kung bakit ganyang kahalaga ang mga pari na kahit pa sa kanilang panahon na halos 3,500 years ng nakakaraan, ang salitang pinakbuklod o set apart na tumutukoy sa mga kaparian bilang tagapangasiwa ng pagsasamba. Take note, hindi basta-basta pagsasamba lamang, kundi ang eksaktong paraan na ipinatutupad ng Diyos. Sa panahon natin ngayon, ito po ang tinatawag na liturhiya. Ang pagsatungkol sa tamang pagsasamba ay maselan. Kahit si Moises, ang pinakapunong karakter sa istorya, ay hindi pinayagan ng Diyos makapasok sa kabanal-banalang lugar nang itinayo nilang pansamantala ang tolda ng tipanan. Ito'y mababasa natin sa katapusang bahagi ng Exodo, Kabanata 40, Talata 34 hanggang 35, and I quote, "Nang magawa ang toldang tipanan, nabalot ito sa ulap, na kung tawagin natin ay Shekinah, isang salitang Hebreo na nangangahulugan ng presensya ng Diyos, at napuno ng kalbalhatian ni Yahweh. Hindi makapasok si Moises sapagkat nanatili sa loob nito ang ulap at napuspos ito ng kalbalhatian ni Yahweh." Close quote. Maselan ang salitang tamang pagsamba o the right worship, dahil dito nakasalalay ang ating katayuan sa harapan ng Panginoon. Kung gagamitin ko ang mga salita ni Bishop Robert Barron ng Santa Barbara Parish, California, US, sabi niya, "We are wired for God, and worshiping God rightly results to our life being ordered to Him." Close quote. O ang ibig sabihin ay malalagay sa tamang kaayusan ang buhay natin. The instructions of Leviticus emphasize ritual, legal, and moral practices. They reflect the worldview of the creation story in Genesis 1, that God wishes to live with humans. The book teaches that faithful performance of the sanctuary rituals can make that possible, so long as the people avoid sin and impurity whenever possible. The rituals, especially the sin and guilt offerings, provide the means to gain forgiveness for sins. Leviticus, ito ay nasa Kabanata 4-5, and purification from impurities, nasa Kabanata 11-16, so that God can continue to live in the tabernacle in the midst of the people. Well, narito ang panimula. Ang Levitico ay isang aklat ng pagsamba. Ang pamagat nito ay tumutukoy sa mga paring Levita na itinalaga upang maglingkod at mangasiwa sa santuario. Ang aklat ay mayroong 6 na bahagi. Una, mga batas tungkol sa mga handog. Ito ay mula sa Kabanata 1-7. Ang ikalawa ay ang pagtatalaga sa mga pari sa kanilang mga katungkulan. Kabanata 8-10. Pangatlo, mga batas na naghahayag ng pagkakaiba ng ano ang malinis at kung ano ang marumi. Kabanata 11-15. Ika-apat, ang seremonya tungkol sa taunang araw ng pagtubos. Kabanata 16. Ika-lima,
mga batas na dapat isabuhay ng mga Israelita bilang isang banal na bayan. Kabanata 17 hanggang 26. Finally, yung ika-anim. Batas tungkol sa mga panatang pang-relihiyon. Kabanata 27. Sa pamamagitan ng iba't ibang ritual at batas, ay naroroon ang matibay na paniniwala na ang banal na Diyos ay naninirahan sa gitna ng kanyang bayan sa panahon ng kanilang makasaysayang paglalakbay. Ang pagiging malapit ng Diyos ay nakakatulong hindi lamang upang layuan nila ang kasalanan, kundi upang maakay rin sila na lumapit sa Kanya sa pamamagitan ng taus-pusong pagsamba. Ipinapakita rin ng aklat na ito na ang Diyos ay naglaan ng mga paraan ng pagtubos at pagpapatawad upang ang pamayanan ay maibalik at maipagkasundo sa Kanya. There is no book in the Bible which the Holy Spirit has given us that contains more of the very words of God than Leviticus. It is God that is the direct speaker in almost every page. His gracious words are recorded in the form wherein they were uttered. Just for this consideration, we should be encouraged to study it with singular interest and attention. Ang ibig sabihin ng Leviticus sa Latin ay, and he called. Sa Hebreo, Vaikra. Well, kunti na lang ang oras natin, kaya pakilagay lang muli ang ating malayang panahon, diwa at damdamin sa presensya ng ating minamahal na Panginoon para sa ating closing prayer. And as usual, dasalin natin ang pagsusumamo kay Santa Maria na ina nating lahat. Dame morare. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Remember, O most gracious Virgin Mary, that never was it known that anyone who fled to thy protection, implored thy help, or sought thine intercession, was left unaided. Inspired by this confidence, we fly unto thee, O Virgin of Virgins, my Mother. To thee do I come, before thee I stand, sinful and sorrowful, O Mother of the Word incarnate. Despise not my petition, but in thy mercy, hear and answer me. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.